Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung superfan ka nga ni Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal couple at Asia's multimedia stars. Ang sentro nga ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol sa tunay at hindi haka-hakang ganap ha, kinamin at kay Alden. Atin nga pong pag-usapan kung nasaan nga ba at ano nga ba ang pinagkakabisihan ni Maine at ni Alden sa mga oras na ito, kung bakit wala silang dalawa parehas sa Eat Bulaga. Sabi naman po sa inyo, hindi basta-basta umaabsent si Maine at saka po si Alden sa Eat Bulaga nang walang valid at reasonableng dahilan. Pagdating lalo na sa Eat Bulaga, no? Eh syempre, ikalawang tahanan na nila yan eh. Pag-usapan natin ito. Nawa po ay mapanatag ang bawat isa, no? Na talagang nagtatrabaho nga lang talaga. Ika nga nila, kayod 40 na nga ang ginagawa ni Maine at saka ni Alden. Kaya naman, pagbukas natin ng ating mga telebisyon, ang bumungad sa atin ay si Kuya Jose, si Kuya Wally, si Kuya Paolo, pati po si Kuya Ryan. Diba, yan po ang bumungad sa atin. Pasensya na po at hindi ko kayo ma-update na mga pangyayari sa Eat Bulaga dahil kasalukuyan po tayong nakatutok kay Maine at kay Alden sa mga oras na ito kung ano nga ba ang kanilang mga ginagawa. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo po magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta at pagbibigay po ng pagmamahal kay Maine at kay Alden kahit ano pang mangyari. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta kay Maine at kay Alden. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kay Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto po ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Zaldi Cono. Sabi niya, kung totoo man yung balitang yan, Mr. Pinas, edi sobrang saya natin kasi ganun naman talaga in real life. Kung gusto mong makasama yung isang taong kailangan mo munang ipagpaalam ito, kahit anong status pa yan, kung magjowa or magbest friend kayo, ganon na ganon pa rin ang gagawin ng isang tao. Pagbibigay galang sa isang tao. Happy Friday everyone, stay safe, I'll love you all. Tama ka dyan Zaldi, no? Kung totoo man ito, masaya tayo pero marami pa rin talagang nababahala sa mga kumakalat na isyong ito. And I agree, wala na dapat ganyan kung ang palabas nila sa publiko ay magkaibigan lamang sila. Diba? Hindi na sila magpapaalam pa. Eh syempre, friend mo lang naman yun. Wala namang romantic something, di ba? Pero ito yung nangyari. And stay safe. God bless sa'yo dyan, ano? At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Flor Delisa Ruben. Sabi niya, kung totoo yan, baka humihingi lang ng suporta para sa movie. Baka nararamdaman niya iboboycott dahil nabigo na hindi movie ng dalawa ang natuloy. Tapos may birthday pa si Mengay dahil lock-in taping, wala sa birthday si Boy VIP. Ito yung sinasabi ko sa inyo, Miss Flor Delisa Ruben, ano? Na yung iba kilig na kilig sa pangyayaring ito pero marami din naman ang mga nagsasabi na sa moving ito na gagawin ni Alden at saka ni Bea ay ginagamit pa nila si Maine Mendoza para lamang i-promote at makuha ang suporta ng ADN. Sa usaping ito, lahat po tayo ay malaya. Kung susuportahan po natin or hindi ang movie na ito, eh malaya po tayo. Hindi naman kasi tayo katulad ng ibang fandom na may nagpapakilos at may nagko-control sa kanila. Sa atin, malaya tayong mga nasa gitna, tayong mga true-blooded Aldab fans. Kung susuporta tayo, okay lang. Kung hindi, okay lang din. Basta ang focus natin, walang iba kundi si Maine at saka si Alden, tanging sa ikabubuti nila. No? At ang ikatlo naman natin komento ay mula naman po kay Miss Virginia Romero. Sabi niya, good morning Mr. Pilipinas, whatever, send siya na po, di ako selfish pero hanggat di sila ang partner sa movie, etc. Eh, di ko susuportahan yan. Dapat sila muna bago i-partner si RFJ sa iba. Huwag na kay Maine para i-partner sa iba, bukod tanging kay RFJ lang. Salamat po. Good luck, good health, and God bless us more. Yan po ay parang ako rin, Miss Virginia Romero.
Okay? Ito, aminin ko sa inyo ha. Parang ako rin po yan, Miss Virginia Romero. Dahil po, sa totoo lang po, no, pag sa Eat Bulaga po, ihalin tulad na lang natin sa Eat Bulaga. Kapag wala po si Maine at saka si Alden, parehas po ha, parehas wala. Pag wala po si Maine at saka si Alden, parehas, hindi ko po pinanonood ang Eat Bulaga. Yun po yung totoo. Pag nandyan po si Maine, nanonood ako. Or pag nandyan si Alden, nanonood ako. Lalo na kapag nandyan sila parehas, di ba? Pero meron din namang mga fans na kapag hindi kumpleto ang Aldab, no? Hindi na po pinapanood ang Eat Bulaga pa. So, kanya-kanya talaga. Pero ang importante, si Maine at si Alden lang po ang tanging focus natin pagdating sa pagsuporta. E kanya-kanya tayo. Alam nga namang gumawa ako ng fandom na ganito para lang pasunodin kayong lahat. Hindi ganon. Diba? Kaya nga tayo naging fandom dahil malaya tayo, walang kumukontrol sa atin at walang magbabayad sa atin dahil hindi tayo mga bayaran. Diba? At muli. No, muli. Kanina nga po pag open natin ang ating mga telebisyon, ang bumungad po sa atin ay si Kuya Jose, Kuya Wally, Kuya Paulo at si Kuya Ryan. Sila po yung mga naroroon. Hindi ko po kayo may update sa ganap po sa Eat Bulaga ngayong araw dahil ang focus po talaga ng aming team ngayon ay alamin kung nasaan na ba at ano na nga bang ganap kinaminat kay Alden sa mga oras na ito. So, unahin po natin si Alden Richards. Nasaan na nga ba siya? At ano na nga ba ang pinagkakaabalan niya sa mga oras na ito? At hindi na natin siya nakikita sa Eat Bulaga, di ba? Totoo po na hindi pa naka-lock-in taping si Alden with Bea Alonzo. No? Sa gagawin po nilang Korean adaptation na A Moment to Remember. Batay nga sa ulat ni Christopher Min, ayoko man po siya sa kanya, no? Pero siya po yung digit sa ABS-CBN, eh, diba? Kaya alam na alam niya ang mga pangyayari. Si Alden at saka si Bea nga po ay nasa workshop na nitong si Noni Buencamino. Sa paggawa po kasi ng isang movie, ito, sa totoo lang, no, sa paggawa po ng isang movie, hindi mo basta-basta pwedeng isalang agad-agad ang mga artista mo nang hindi pa sila handa, nang hindi pa sila magkakilala. Lalo na kung may love na tema or kahit ano pang tema yan na nais mong gawin sa palabas mo. Diba? Dahil kung hinahanap po, no, sa kahit sa totoo lang yun, kahit kung hinahanap mo yung magandang emosyon, eh paano mo gagawin yon? Kung ikaw yung director, hindi mo talaga mapipilit or hindi mo talaga mapapalitaw yung emosyon at damdamin na hinahanap mo para sa isang movie. Diba? Kung merong ilangan pa na nangyayari, na kailangan po, kaya po kailangan ng workshop. Iba't ibang uri po ng workshops ang gagawin nila. Knowing Noni Buencamino, nako, mahusay po talaga yan si Noni Buencamino, no? After lumabas ng mga artista sa workshop niya, talagang masasense mo na yung spark and chemistry na talagang magiging effective sa movie. No, yan po yung pinagkakaabalahan ni Alden Richards sa mga oras na ito. Again, huwag maniwala sa mga story makers. Wala pong virus si Alden at hindi po siya hindi pa po nag-start ang lock-in taping nila. Nagtatrabaho po siya katulad po ni Maine Mendoza. Okay? Speaking of Maine, tulad nga po ng sabi ni Miss Christina Fe, no? Ang daming pinagkakaabalahan ni Mengay until now. No, hanggang sa mga oras na ito, nandyan ang pagiging BIR ambassadress niya, may ilo-launch po sila, kailangan ishoot po yun, ano? Abangan po natin yan. Nandyan ang summer ad ng Bench Philippines, diba? Nandyan ang Daddy's Girl at higit sa lahat, nandyan po ang ilalabas nilang panibagong single ni Maine Mendoza sa araw ng kanyang kaarawan na mangyayari po sa March 3, 2021. Sa mga nagsasabi pong pahiga-higa lang po si Maine at saka si Alden dahil marami na raw pera at tinatamad na raw silang dalawa na mag-Eat Bulaga, excuse me po. No? Huwag nyo pong itulad si Maine at saka si Alden sa inyo. Ginagawa po ni Maine at saka ni Alden ang mga bagay na ito para po sa mga fans nila. Hindi po para sa specific fandom lamang, kundi para sa ating lahat. Diba? May mga nagsasabi pong puro date na lang daw itong si Maine kay Mr. Spotted. Excuse me po, tantanan nyo na po ang paggawa ng mga storya na wala naman pong katotohanan. Okay? So please, samahan nyo po kami na mag-abang pa ng mga latest na ganap kay Maine at kay Alden ngayong araw para po alam natin kung ano nang nangyayari sa kanila. Magkahiwalay man sila, magkaibang proyekto man po ang ginagawa nila, si Maine sa kung ano-ano, sa Daddy's Girl, sa BIR, si Alden dyan sa kanyang movie, sa kanyang mga ads, no? At least, tayo po ay nakatutok sa kanila.
Okay? At muli, kung isa ka nga sa mga bashers na natamaan sa mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang at pag-usapan natin yan. Kung kami po ay inyong kakausapin ng balasubas, hindi ka namin nare-replyan. Okay? Make sure lang po na may respeto po sa isa't isa. Ganun naman po eh, di ba? Wala namang masama sa pakikipag-usap. Basta may respeto tayo sa isa't isa. So muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.